Alright, magandang araw po sa ating lahat ngayong araw ng Lunes at Mayor Fritz Diaz ng Shaton, pamangkin ng Pinaslang na si Gobernador Ruel Digamo ay nagsalita na rin, naglabas ng kanyang hinanaing, saloobin at opinion kaugnay sa naging komento ni Banat Bay. At una nang tinuligsa or parang nagsalita si Mayor Janice Digamo na kaugnay umano sa mga bayarang vlogger na umano'y tinitwist ang kwento. Yun ang kanyang paningin dito sa mga vlogger na umano'y nagsasalita ng taliwas doon sa investigasyon ng kapulisan. At ayon umano sa kanya, ay ito umano ay binayaran ni Congressman Tibis. Yun ang kanyang claim, mga kababayan po natin, para magsalita umano ng baliktad or twist doon sa mga pangyayari. At ito ay sinagot din ni Banat Bay, at mas kinontra pa nga ang kanyang naging pahayag dahil nilinaw naman ni Banat Bay umano na wala siyang intensyon na sirain itong investigasyon or baliktarin, kundi ito umano ay isang angulo na pwedeng titingnan ng ating mga otoridad at isama umano sa investigasyon. Kaya nga naman itong si Mayor Fritz Diaz ay nagsalita na dapat umano ay mangyari din sa kanilang pamilya itong nangyari umano dito sa pamilya ni Digamo, mga kababayan po natin. Una nang sinabi ni Mayor Fritz Diaz na itong nangyari umano sa kanyang uncle or chohen ay hindi kagagawa ng isang tao lang. Ito umano ay kagagawa ng isang malaking organisasyon, mga kababayan po natin, which is involved umano ang mga illegal na aktibidad diyan sa kanilang lugar sa Negros Oriental. At mismo siya umano ay muntik na rin madali ang kanyang buhay. Ngunit binigyan lang siya umano ng pagkakataon ng ating Panginoon na hindi pa niya talaga araw yung dapat mangyari sa kanya. So ngayon gusto niya umano ipaglaban at hindi siya umano natatakot na sabihin ang katotohanan, lalo na sa mga tao dyan sa Negros Oriental. This is to answers all the vloggers na binabayaran ng, alam niyo na sino sila. Itong nag-misdirect sa utak natin sa lahat ng tao sa Pilipinas, parang iniba yung kwento. So, tinignan namin yung mga vloggers, parang dami para ang bayad. Puro mga, ano yung bayad bay? Sino yun? Oh. So, yun po mga kababayan po natin, pangalawang banggit na ito, no? Kasi unang binanggit ni Mayor Janice ay bayad bay. So, ito ba ay pagkukunwari lamang ni Mayor Janice Digamo na dapat babanggitin niya ay Banat Bay. Pero ang sadyang nabanggit niya, mga kababayan po natin, ay bayad bay, dapat Banat Bay, tama ba? Okay. So ngayon, mga kababayan po natin, inulit din ito ni Mayor Fritz Diaz. Okay. Mga kababayan po natin. So kiniklaim nila na umano'y ito ay binabayaran ng mga kalaban po nila. So wala namang iba, banggitin na po natin ni Kong Tibis umano, mga kababayan natin. Bayad bay. Oh. I understand Topacio. Because Topacio is just Topacio is just what we say, ano man lang yan, trabaho lang kay Topacio. Okay, trabaho lang kay Topacio, trabaho. Anyway, pinakita ng mga vloggers na biktima lang daw yung Tevez, biktima lang daw si Digamo. Kawawa daw sila kasi mga biktima. And Janice told them ang kapal ng mga mukha nyo. To be honest, if there's such thing as word, as kapal, or too much sa lahat ng ginawa nyo dito, I cannot say, there's no definition how evil these people. There's no definition how evil this group, this organization. Because we
believe that this is not what utak ng isang tao lamang. Grupo na desisyon to. Desisyon ng nag-benefits, mag-benefit sa lahat ng grupo. Sa last, ang reason talaga na pinapapatay si Gov, because nung nakabalik si Gov, tinapyas, hinuli, ni-raid yung lahat ng mga online sabong at mga gambling ng grupong ito. Wait. So, ito na ba mga kababayan po natin ng posibleng dahilan, mga kababayan po natin, sa pagpaslang kay Gobernador Digamo itong mga isiniwalat ni Mayor Fritz Diaz na umano'y ang paghalugad, yung pagpatigil nitong mga isabong, mga kung ano paman, STL, dyan sa Negros Oriental. Kasi yan ang pinuponto ni Mayor Fritz Diaz, mga kababayan po natin, which sa makikinabang umano ngayon, itong mga organisasyon na may mga illegal na aktibidad dyan sa kanilang lugar, mga kababayan po natin. Back 2020, if I'm not mistaken, sa Aklan, nahuli, daming armas, karga, puro retired military. That's the first attempt of assassination ni Governor Digamo. Hindi nakarating dito sa Negros. Ito namang mga vloggers, tayo dito sa Negros, tayo nasaktan because we are from Negros Oriental. Dito lahat ng biktima. Ang daming namatayan ng tatay, ang daming anak na nawalan ng tatay, ng nanay, ang daming pamilya na nasira because namatay. Marami din kinukunan ng mga lupa, property. There is also a lot of harassment. Harassment not only by this head, itong grupo, si grupo to eh, until to the lowest level ng grupo nila nangaharas. I have a report, this person in the blog of this ni Arnie, katong gamayng bata. I have a lot of reports ako sa Iklaro. Daghang babae inyong giabusado, giabusar. Daghang gababae nga imong giabusaran. You take videos. Videohan nimo ni mga babae. Nagpaabot lang ko nga mo confirm nga dili mahadlo. But bantay lang ka. Itong mga vlogger, sakit magsalita. Kita, emotional tayo dito sa Negros. But itong mga vlogger, ito lang masabi ko sa inyo, sana hindi mangyari sa pamilya nyo ang naranasan ng lahat ng tao dito sa Negros Oriental. At ang sabi nila, ang, di ba, yung sa Arne, sabi ni Arne, media, may isang ano dyan, media mileage, ako ba or sino ba? But I will assume it's me or kung si Ibenhur ba. But for, itong sa atin ngayon, this is to express. This is to stand. Because everybody is tame. Lahat tayo, tiklop ang mga bibig. Nandito lang sa puso natin, hindi natin ma-express. So I want to be the strength of every people in Negros Oriental. Sabi na, pamulitika. Bakit? Election ba ngayon? So yun po ha, mga kababayan po natin. Yan din yung sinagot ni Fritz Diaz kaugnay sa allegation ni Congressman Tibis na umano'y ang ibang mga opisyalis ng gobyerno o ilang mga politiko umano ay nagpapamidya. Kumbaga, ang kanyang punto ay parang ginagrab yung opportunity na nangyari ito kay Gob Digamo para umanong lalong sumikat sa media, makilala ang kanilang pangalan. Meron pang aligasyon na lumalabas na umano'y ginagawa ito ni Mayor Janice Digamo, yung paulit-ulit na pagmimedya umano para makilala siya kasi malapit na umano yung election. So yan po ang sinasagot ngayon ni Mayor Diaz, mga kababayan natin. Dito man din sa local ko, sa Shaton, dami man yan. Sabi, sinakyan lang. Pero I'll tell you, kamo daw patay patyo na mo. Katagang patamupil products kada adlaw. I hope nga dili mo makafeel kamo'y mamatayan. Gatuyo ko rabang kalibutan. Sana hindi kayo namatayan na untimely death.
We'll go to the update of the case of Governor Digamo and the Pamplona massacre. Last week, pumunta kami ng Manila, nag-schedule kami kay DOJ, nag-breakfast kami doon, so in-update kami sa kaso. So, confidential yung ibang mga usapan because nasa on the process of case build-up. Now, I want to assure every people of Negros Oriental that this case is sigurado, dako kayo, malaki yung ebidensya na hindi sila maka kahit sino pang kunin nilang abogado. The evidence is very clear. Ang dami. First, yung ballistic. Yung ginamit ng baril doon, nag-match sa mga nahuli. Okay? Nag-match sa mga nahuli. And, sampu na nakuha na nila at that time. Nandun kami sa Manila, 10 of the group na pumatay kay Gov, nag-surrender. And they tell, sinabi nila lahat ng nalalaman nila. Not only pagsabi, but they have also their evidence to pinpoint the group. I would not telling, because ang ano, mastermind eh. Ang nasa, ngayon, internet, sa mga report, mastermind eh. Group. So po, malinaw ha. At mastermind, umano mga kababayan natin ay grupo ha. Kagaya sa sinabi ni Secretary Remolia, mga kababayan po natin, na hindi lang umano, isa. Kay ang may kagagawa nito mga kababayan po natin, kundi grupo umano na sila makikinabang sa nangyaring ito, lalo na yung gumagawa ng illegal na aktibidad dyan sa Negros Oriental. So ngayon mga kababayan po natin, dito sinabi rin ni Mayor Fritz Diaz na umano ay medyo nanghina yung kanyang mga relatives o yung mga relatives po nila na humihingi ng hustisya. Lalo na umano nung makapiansa ang isang tauhan ni Tibes. So, correct me if I'm wrong, ito ata yung secretary, ano, na yung nagsalita na umano'y tinakot. Tinakot sila umano ng NBI, si IDG, para magsalita laban dito kay Congressman Tibes, mga kababayan po natin. Pero ang sabi nga ni Mayor Fritz Diaz na kahit kaano umano kalakas at kagaling umano ang abogado ay hindi po talaga sila makakaligtas sa kasong ito dahil napakalakas umano ang ebidensya, lahat na hawak umano ni DOJ, NBI, mga kababayan po natin na magdidiin umano sa mismong mastermind at sa mga ilang pang miyembro ng grupo na umano'y gumawa ng pagpaslang kay Gobernador Digamo. So ito mga kababayan po natin, may isang video pa umano na hawak itong si Mayor Janice Digamo na posibleng ilalabas niya na. So ito pa yung inaabangan po natin. So patuloy muna natin ang ilang sasabihin pa ni Mayor Fritz Diaz. Because precious sa amin yung buhay. Not like sa inyo, yung buhay, if somebody argues sa inyo, nung wala pang national government, kayo yung masunod. At na merong hindi mag-oo sa inyo, patay. There's a lot of report about that. Sabi nila, yung Senate investigation, media mileage lang. Hindi, no. The Senate investigation is not about the kill, pagpatay kay Gov. Isa lang yun. There's 35 complaints na hindi na ulang nagkaso, na wala yung ebidensya, na wala yung killer, nakalabas lahat, walang ano, takot yung mga judge dito sa Negros Oriental before. And that's true. Takot even the pinakamalaking rank ng police. They are afraid of these people because of influence and money. We all know public official cannot own gambling operations. And still they are very proud. Sa kanila yung STL, di ba? Negosyo ng Pamela Tibes, nakita nyo sa news, the STL. Doon sabi nila maraming nakatrabaho dahil dyan. Bullshit! How many people lost their money every day? Ilang mga bata ang nawala ng baon dahil sa dyan, sa sugal na yan? Sa 12,000 combination, paano kayo manalo? Hindi ba kayo nagtaka?
This is for the people of Negros Oriental. Kasi tayo yung kakilala eh. Di ba kayo nagtaka? Lahat na nakapalibot sa kanila, sobrang yaman. So, ayun po, mga kababayan po natin, ha, isa pa sa mga binisto ha, ni Mayor Fritz Diaz na lahat umano na mga tauhan ni Tibis ay sobrang yumaman ayon sa kanyang mga naging pahayag. So, mahaba pa itong mga kababayan po natin, kumuha lang po tayo ng maiksing clip. Ha. At takot umano sa kanilang lugar kahit mga prosecutor, judge umano, diyan takot. Dahil sa lakas umano ng impluensya nitong mga kalaban nila, so sabihin na natin, pamilya Tibis, mga kababayan po natin, pera at talagang impluensya umano, mga kababayan po natin, kahit mga pinuno ng otoridad po natin, so mga NBI, CIDG, PNP, na sinasabi pa na posible umanong hawak na rin ng pamilyang ito. Ganon umano, kalawak at kalakas ang kanilang impluensya. So may nabasa rin po tayo na ilang mga netizen po natin na nagsasabi, bakit kung talagang involved yan sa illegal na gawain, bakit nung panahon umano ni Pangulong Duterte, bakit hindi umano tinulog sa iyan? Ito lang masabi natin, mga kababayan. Ano? Kasi pag totoo itong sinasabi, kasi hindi naman natin pwede i-judge agad itong sinasabi ni Mayor Fritz Diaz, mga kababayan po natin, ha? At kung ganong kalakas ang kanilang impluensya, pera ang kanilang gamit, so mahirap umano makunan agad ng ebidensya, makaipon ng ebidensya na pwede silang halugugin, pwedeng pin down. So ito yung nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte. Although may duda na, pero hindi mapapatunayan. So yun ang problema, mga kababayan po natin. Kasi nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman siya nagpipin down kung walang ebidensya o talagang solidong intel. So paano makakuha ng intel sa pamilyang yan kung lahat na mga tao sa lugar na yan ay hawak nila? Aber. So wala mang kababayan po natin. No? So ayun nga, summary po natin yung sinabi ni Mayor Fritz Diaz na umanoy itong mga vlogger na bayaran. Umano, dapat umano makonsensya at huwag na umano baguhin ang kwento. At itong si Atty. Topacio umano, naintindihan niya rin dahil ginagawa lang umano ang trabaho. At ito pa ang sinabi niya na napakalakas umano talaga ng kapangyarihan at impluensya nitong pamilya Tibis dyan sa Negros Oriental. Kahit pa nga umano local media, ating mga otoridad, mga judges, prosecutors ay hawak umano nila, mga kababayan po natin. Kaya wala umano nagre-reklamong mga netizen or wala umano nagre-reklamong mga lokal ng Negros Oriental kasi natatakot. Pati ang kaso umano ay nadidismiss dahil hindi makakaya ang kanilang lakas at kapangyarihan, mga kababayan po natin. So yun po yung ating update. Kayo na po bahala humusga sa mga sinabi ni Mayor Fritz Diaz kung ano po ang inyong masabi doon sa kanyang mga binanggit at mga baga binistong mga gawain nitong mga kalaban po nila, mga kababayan po natin. Lalo na itong umano'y mastermind sa pagpaslang dito kay Gobernador Digamo.